Magandang umaga mga kaibigan. Muli, balik po tayo sa update ng ating tomato project po, no? At nandito tayo ngayon sa gitna ng ating project. Ang dala ko lang ay pruning shear at lagayan po ng nahimalay na po natin. May kunting harvest na po. Nagsisimula na po rin siyang i-harvest. Yan po. At ito po, mayroon siyang bunga na maiha-harvest na po natin. So, at 57 days mo mga kaibigan, mula na pong mag-himalay or yung pati unang mga harvest, mga first crop po. Ito siya. So, ito na po yung tamang hinog para sa market, no? So, i-harvest na natin siya. At ang paraan po ng pag-harvest mga kaibigan ay hawakan lang po natin yung bunga. Tapos ihawakan dito, i-press dito sa ibabaw, then i-press natin pa ibabaw. Yan. Ganun siya. Ganun ang tamang pag-harvest. At makita ninyo, napakaganda po ng bunga. Perfect po ito. Medium size. Makonsider na ito as good, no? Yung harvest na ito. So, yan lang po. Dapat mayroon siyang tangkay na maiwan at makita nung buyer na talagang fresh na fresh po itong ating harvest, no? So, madali lang naman mag-harvest. Kamay lang. Pipindutin lang natin. So, ayan po mga kaibigan. Bilang update na rin po. Yan na po yung bunga ng ating kamatis. Yan po yung mga pasunod, no? Pataas po yan mula sa ilalim hanggang pataas. Yung area na ito, hindi pa po natin na pruning. Oo, hindi pa po ito na pruning. Ayan po mga kaibigan, oh. Makapal po yung, medyo makapal po ang bunga niya. Medyo makapal po yung kanyang bunga. Although, mga kaibigan, ang totoo niyan ay dinaanan din po tayo ng sakit. Meron siyang late blight. Actually, ang umatake dito ay parang galing po sa ano eh, sa punla mismo, yung dalang disease. Meron siyang early blight, pero ang pinakamasama dito yung late blight. At ang totoo niyan mga kaibigan, meron din siyang yung anthracnose fruit rot. Hanap tayo ng merong sakit. Mamaya ipakita ko sa inyo kung ano yung anthracnose fruit rot. At ang totoo niyan, medyo hirap din tayong i-control po yung mga fungal diseases na yan. Pero wag lang sumuko. Sige lang ng sige. Gawan natin ng paraan yung mga sakit na yan. At at least ito naman po yung epekto ng ating pagsisikap kahit na tinatake po ito ng mga fungal diseases. Yan po, medyo dapat nga ito, tinatanggal na natin ito. Hindi lang kinakaya ng ating trupa. Dahil sa dami po ng trabaho nila, yan po, tinatanggal na natin dapat ito. Yan po, yung ampalaya nating patanim, ito na rin po. Ito yung dalawang ampalaya, ito yung isa, tapos yung isa. After a while, aakyat na po yan sila. Yan naman po yung intindihin natin sa susunod, pagkatapos ng kamatis natin. So yan po yung bunga, no? Yan po yung bunga. Ito po yung sinasabi ko na kwan. Anthracnose fruit rot po mga kaibigan. Ayan o. Premature pa siya pero parang akala mo hinog. Premature. Pero pag titingnan mo sa ilalim, ayan po o. Bulok. So, nahirap po. Tapos ito po o. Ayan o. Ayan, anthracnose fruit rot. So, fungal disease din po ito. Ang ginagawa natin dito para medyo ma-prevent yung pagdami nito. Hindi na natin ito magamot. Tapon na natin ito pero huwag nating hayaang ma-infect pa yung karamihang bunga. Kagaya nito po, oh. Batang-bata, oh. Meron na siya. Oh. So, ang tatanggalin natin yan at itatapon sa malayo. Yan po. Yan, ang dami pala. Oh. So, sayang po, no? Kasi imagine mo, dapat ay yan ang ma-harvest natin sa susunod. Pero bulok pala. Hiwalay ko ito kasi actually ang fungal disease ay very infectious tapos ay madaling kumalat. Yung handling natin kailangan kung ano yung hinawakan mong may disease, halos yun na lang ang hawakan mo, hindi, huwag ka nang humawak doon sa
ibang area, no? So, pero anyway, ito po mga kaibigan, yung mga nakaka-survive naman dyan ay maganda naman po ang bunga. Ito pa, oh, mayroon pang infection, no? Yan po, oh. So, tatanggalin natin ito at itatapon. Yan. So, ito po, yung ating kamatis, kahit pa paano ay magaganda din ang bunga. 2, 4, 6, at least yung 6, okay na itong 6 piraso sa isang bunch. Meron dito 2, 4, 6, 7, okay na po yan, yung 7, ito, 7, malalaki. Tapos doon sa kabila naman ay 2, 4, 6, 8, 8 naman, no? Ito, ito, 8, oh. 8 sila, at makikinis. Magaganda po yan. Ito po mga kaibigan, nalimutan ko lang magdala ng panali. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung kaliin na po ito. Itatali dito sa side na ito para hindi siya bumigay. So, yan po yung ating kamatis. Ito pa, oh. Daming bunga. Kailangan na po itong taliin. Dapat ay santing din ang tali natin para hindi bumigay yung ating... Mabigat po kasi ang bunga. Ayan. Sayang, no? Wala tayong tali na dala. So, yan lang po ang update namin ngayon at 57 days. Himalay na po tayo. Isa-isahin na po natin ito. Marami ng hinog. Ayun, may mga hinog ako nakikita. Harvest na po natin. Maraming salamat mga kaibigan. Update sa susunod kapag full blast na po yung harvest natin.